Ano ang pinaka nakakahiyang nangyari sa iyo? Siguro nung start pa lang ako. Siguro weeks after PGT 'yun, may trade launch and trade show event kami sa Kamsur, Camarines Sur. Malaki 'to, lahat ng boss nandoon, lahat ng malaking artista nandoon. At parang di-launch kami kasi kami yung batch na after kami yung batch ng finalists ng PGT3, so kami yung parang opening ka. So yun, yung part ko doon na kanta, Mangarap Ka. So, rehearsal, ganyan. Nung rehearsal, kasi nung time na yun wala talaga akong OPM knowledge. Kasi more of foreign ako eh. Pag OPM, alam ko lang Eraserheads, Bamboo, ganyan. Yung iba hindi ko na alam. So yung Mangarap Ka, hindi ko pa masyadong naaral doon. So, and 15 pa lang ako nun. So, nag-depend na lang ako sa prompter. So, yun. Okay, rehearsal prompter. Okay. Okay yung run-through. Nakailang run-through ko nun. Pagsalang namin, walang prompter. Kinabahan ako. So, wala. Okay pa ako. Nakalimutan ko yung lyrics. Yun yung pinakakiyan. Yun. Ano ang music na nagpapachill sa'yo? Pinaka nakaka-chill for me, either acoustic or indie. Acoustic kasi, sa mga artists, mga pinapakinggan ko sila Jason Mraz, wala lang, parang kung gusto mo lang mag-chill, relax ka lang, parang maganda yung weather, chill lang, yun, acoustic, pinaka nakaka-relax ko. Anong paborito mong kainin tuwing recess no elementary ka? Kasi sa school namin, super haba ng canteen eh. I think noong 90s, it was considered the longest cafeteria in the world. Pero I think ngayon, Asia na lang. I think madami kasi masyadong choices. Pero pinaka-favorite ko kainin yung French fries. French fries tsaka Jamaican patty. Yun yung lagi ko pinakain pag recess. Saan ka natatakot? Multo o hayop? Multo, syempre. Yung bahay ko nung nasa PGT pa lang ako, three years ago, it was merong mga multo. Sa mga magazine interview na ako about nun eh. Pero yun, may mga multo doon, nagpaparamdam. Pero di pa naman ako nakakita. Pero nakaramdam na ako. Tapos alam kong nandun siya, so hindi ko na tinitingnan. So nakakatakot talaga, yun yung fear. Sa hayop kasi, I love animals. Pwede na kung siyempre deadly or kadiri, hindi ko nalalapitan. Pero hindi naman ako takot. Ano ba yung mga kadiri animals? Siyempre, ipis. Pinaka nakakatakot na animal for me, nabilipad na ipis. Pagkaraw kita ako ng flying ipis, wala. Dito sa set, na she's dating, naka-ano kami ng flying ipis habang nandating. Wala talaga. Kahit ano pang seryoso yung sitwasyon pag may flying ipis. No choice. What's the turning point of your career? Yung sabi mo sa sarili mo na I have arrived. Pinaka-turning point ko and probably I would consider it my most memorable moment. Yung revealing ng winners sa Pilipinas Got Talent. Results night yun. And lahat kami nakahilera sa stage. Yung sa results night na yun, grabe, it was probably one of the best weekends of my life. I shared the stage with Gary V, and super daming tao, and alam mo yung parang feeling mo na yung results na bahala na kung ano mangyari, okay na ako kasi ito na yung pinakamataas kong point na narating sa career ko eh. So inisip ko nung kung ano mang mangyari ngayon, happy ako. So, yun nga, nung nireveal yung results na first runner-up ako, super, super saya ko na.